ultrasound sa bukol sa kanyang dibdib. Ito po ang problemang bibigyan natin ng tugon ngayong araw sa Malasakit at Work. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Nito lamang Hunyo nang ma-diagnose ang sakit ng 30 taong gulang na si Teresa Asenya. Ayon sa kanya, mahigit 5 taon na rin niyang tinitiis ang kanyang bukol sa kanyang dibdib. Noong una ay binabaliwala lamang niya ito, pero habang tumatagal ay patuloy umano na lumalaki ang dalawang bukol. Kapag sumakit umano ang kanyang dibdib, ay umaabot ito hanggang sa kanyang likuran. Ayon sa doktor na sumuri sa kanyang kalagayan, malaki na ang dalawang bukol sa kanyang dibdib. Kailangan din muna niyang isailalim sa mammogram para malaman kung anong klaseng bukol ang tumubo sa kanyang dibdib bago siya operahan. Nanawagan po ako dito sa PTE, Malasakit at Work. Humingi po ako ng tulong. Meron po ako ng planan ngayon ng PTCS dahil mas madalas na puso sumasakit. Ngunit ang malaki niyang problema ay wala siyang pera para sa laboratory test. Hindi rin umano sumasapat ang kinikita ng kanyang mister bilang taga-deliver ng soft drinks sa kanilang lugar. Sabi ko sa akin eh, kailangan nung imam ko lang. So, ngayon po ay hindi ako nagagawa dahil wala pa ako financial. Sa ngayon ay patuloy lang niyang iniinom ang gamot na inireseta sa kanya ng kanyang doktor. Nais na rin sana niyang matapos ang kanyang mga laboratory test. At para po tugunan ang problemang iyan, makausap po natin sa linya ng telepono si Ms. Liza Camacho, Section Head ng Crisis Intervention Unit ng Department of Social Welfare and Development, Field Office 6. Magandang hapon po, Ms. Camacho. Mamanji! Good afternoon. Opo, ilalapit lang ho namin sa inyo ito pong kaso ni Teresa. Nagkaroon po siya ng bukol sa kanyang dibdib. Ito pong problema ito, kaso wala po silang pera para sa laboratory test. Ano po ang maari nating maitulong sa kanya? Yes, thank you at nalapit ito sa atin, Ma'am G. Actually, nagpunta tayo nagpapunta tayo doon ng ating partner sa LGU, yung ating LSWDO, at nabisitahan itong si Ms. Teresa Asenya. And sa nakitang sitwasyon, ito nga ay nabilong sa poor, 33 years old, at right now nag-aaral pa itong si Teresa through ALS. So, nakita din natin na may 7 years old siya na deaf-mute na anak. So, kung titingnan na talaga yung kanyang buhay, na kailangan din natin matugunan yung kanyang pangangailangan. So, as per validation din na Ma'am G, yung asawa niya andyan sa Maynila, nagtatrabaho sa Maynila na nagpapadala ng 1,000 per month para sa kanyang anak at sa asawa. So, upon interview, nung last week lang, nagpa-check up siya sa Butihing Mayor na doktor ng Kabatuan. And ang advice niya is para mapatingnan yung bukol through ultrasound. So, na-advise na rin natin yung FOX niya or siya mismo na makipagdulog sa ating ahensya at matutulungan natin siya para sa kanyang medical So yung LGU, as per interview, magbibigay din ng transportation para sa ating patient, sa si Ms. Teresa. At at the same time, bukas yung ating ahensya para matulungan siya. So okay. Yung ating social worker assigned ma'am, na-contact din siya para mag-assist sa mga requirements para ma-assistiran din namin yung kanyang ultrasound na malabi natin na malibre na. Okay, so okay na po sa ultrasound. Yung pong operasyon kaya matutulungan po natin kung sakali pong yan po ipapayo ng doktor. Oo. Oo naman, ma'am. So meron tayong Malasakit Center na pwede natin ma-top para sa kanyang operation. Okay. Sige po, hanggang dito na lamang pansamantala. Maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo ng aming tawag. Thank you din po. Thank you po. At yan po si Ms. Liza Camacho, Section Head ng DSWD Field Office 6. At sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa PTV, malasakit@work@gmail.com. Maaari po kayong mag-message sa ating official Facebook page na PTV, Malasakit at Work. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like
i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.